So, gagawin na po nating standard para iisa yung information na naiibaba sa mga leaders. And mas madali po ang duplication kapag meron tayong mga marketing tool na standard. Yan. Ngayon po, ang gagawin natin ay intensive product training. So, start na po tayo. Paano ko ba ito? Yan. Slogan po natin, bringing wellness and beyond to the world. Yan po yung ating slogan. And ang mission po natin, we will open opportunities to everyone in the world to bring hope, to inspire, to build wealth, and advocate to healthy living in every household, offering one OPTI products. We set our business strategies differently and aim to be the benchmark in the multi-level marketing industry in the aspect of products offering, product trends and innovation, services, values, and unique culture. We help people to perform better and live better. Ito naman po yung ating vision. Ito yung gusto na nakikinikinitan natin. Ito yung gusto natin mangyari ng company. To be the leading multi-level marketing company offering a life-changing opportunity and healthy, innovative products to its consumers, creating future beyond business and lifestyle. Ito naman po yung ating corporate values. Ay, parang hindi ako naka-ano. Nance, hindi ata naka-record. Guys, saglit lang ha, record ko lang. Sayang. Nasa record. Okay, kanina dito sa baba meron. I-click lang yun. Yan. Alam, may nagsusulat. Okay na. Guys, saglit lang po ha. Record natin. Sayang kasi. Ang tahimik. Okay na. Okay na yun. Okay, balik tayo. Ang ating corporate values, guys, ito yung one of the ginawa natin acronym. Meron siyang meaning. O, one dream, one family, one win. Letter N, natural business growth and results. Letter E, eagerness to learn and succeed. Letter O, optimistic for opportunities and challenges. Letter P, passionate to excellent performance. Letter T, trustworthy in all business dealings. Letter I, integrity is our priority. Yan po ang ating corporate values. Kaya lang bakit tayo mag-ano. Wait, yun. Ito po guys, ang ituturo ko po ngayon. Actually po, ito, para po doon sa mga bago na first time maka-attend ng IPT. Marami po tayong speakers ng IPT, ng Intensive Product Training. So, iba-iba po yung bagsakan, iba-iba po yung informations na ibinabagsak ng mga IPT speakers. Yung sa akin po, very basic lang po yung ibabagsak ko sa inyo. Bakit po? Para sa akin kasi, ano, mas madaling makopya ng mga downline mo, mas maganda. Kasi hindi mo naman kailangan pahirapan yung mga tao dun sa napapakinggan nila. Pero na lang kung meron silang mas malalim na itatanong sa'yo, pwede po yun. Pero sa duplication po, mas simple, mas maganda para mas madaling makopya ng mga leaders mo sa baba. Ano po? Kasi minsan nangyayari po ito eh. Pag sobrang galing mo magbagsak ng training, minsan meron mga tao na nagne-negative. Kasi isipin nila, ay, ang hirap pala. Kailangan pala maging ganyan ako na speaker. Mahirap pala, wag na lang. Minsan ganon. Kaya yung iba takot magpa-member kasi iniisip nila atin ng training, kailangan marunong ka magsalita. Hindi naman, optional naman po ang ano, yung business side. Kung gusto mo lang talagang kumita, kailangan mong aralin. Diba? Pero kung gusto mong maging user lang, wala namang pilitan. Okay lang naman din. Pero sayang kung hindi mo makikita yung business side. So, dahil gusto mong kumita, aaralin mo na rin siya talaga. So, ito po, basic na basic lang po yung ibabagsak ko sa inyo ngayon.
Kasi ano po, igagawa na tayo ng standard na slides. So, intayin na lang po natin siya. Ito po, especially dun sa mga bago, kailangan nyo pong marinig ito. One OPTI juice with 15 na superfood yung ingredients niya. So, bakit po tinawag na superfood yung mga ingredients? Kasi po, based po sa pag-aaral, lahat po yung ingredients po natin ay merong scientific name. So, kaya sila na-declare na superfood kasi dumaan sila sa masusing pag-aaral. So, lahat po yan, superfood na tinatawag. So, bakit superfood? Pag pala isang pagkain, prutas or gulay, nakakatulong na makapagpagaling. Nakatulong ha, hindi sinasabi eksakto nakapagpagaling. Nakatulong makapagpagaling ng at least 5 sakit, considered na siya as superfood. Pero guys, ang ating pong mga ingredients, hindi lang 5 sakit ang kayang tulungan. Higit pa, sobra-sobra pa. Yan po. Malalaman nyo po yung benefits ng each ingredient sa mga OBP po. Doon, iniisa-isa siya. Slightly yung explanation. Pero kung gusto nyo po ng mas malalim pa na knowledge tungkol sa mga ingredients natin, pwede po kayo gumawa ng self-study. So, para mas maintindihan nyo po. Ano po? Yung pong kasing gagawin natin mga slides, standard po siya. Hindi na para saliksikin pa lahat ng kasuluk-sulukan ng detalye ng ating ingredients. Ang gagawin po natin, yung madali lang na presentation para madali ang duplication. Mas mabilis po lumaki ang ating, mas mabilis lumaki ang ating network. Ano po? So yan po, one of the juice ang ating product only na ipepresent ngayon. Yan. So bakit daw One OPTI juice would supplement yung product ni One OPTI. Kasi based po sa needs ng tao, lalo po sa panahon ngayon na meron tayong pinagdadaanan na pandemic, ating coronavirus, nakita po ni Chairman na basic need pala ng tao ang food supplement. Anong basis natin? Si Bible po. Nakasulat po siya sa Bible. Ito po na, nasa screen nyo ngayon. Based po sa Genesis 1:29, then God said, I gave you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. So, ibig sabihin, basic need ng tao ang food supplement. Basic need ang prutas at gulay. Kasi ito yung God's healing plants. So, ngayon po, pwede kang, hindi naman po sa dinidiscourage ko ha, pwede kang mag-business ng boutique, ng mga damit, RTW, pero hindi naman lahat ng tao kailangan yan, kailangan bumili everyday, di ba? Kailangan, pwede kang mag-business ng sapatos, pero hindi naman lahat ng tao everyday bibili ng sapatos, di ba? Pwede kang bumili mag-business ng mga beauty products, di ba? Pero hindi naman lahat ng tao ipaprioritize yung pagpapaganda. Pero na lang, hindi rin pare-pareho po ang mga tao. Ano, meron po, pinaprioritize din nila talaga yung pagpapaganda. Pero hindi lahat. So, bakit po napakaganda ng product natin? Kasi lahat po ng tao, importante na mag-take sila ng food supplement. Kasi ang nutrients galing sa food supplement, basic need ng tao. So bata or matanda, may sakit or wala, kailangan si OPTI juice. Okay po. Ang hirap magkwento no, pag walang ibang boses. Pero sige po, ganyan talaga. Yan, God's healing plants. So ngayon, explain ko naman po dito sa Hosea chapter 4 verse 6. Bakit nagkakasakit ang mga tao? Ito po yung explanation. Based po sa Bible, Hosea chapter 4 verse 6, may people are destroyed for lack of knowledge. Ibig sabihin, ang mga tao pala nagkakasakit, yung iba nga namamatay pa dahil sa kulang sa kaalaman. Ano po yung kulang? Anong kaalaman yung kulang sa kanila? Yung pag-iingat sa sarili. Yun po nakukulangan. Kaya tayo po, ang tawag po sa atin, mga
health advocate po tayo ni OPTI, mga educator po tayo sa mga tao. So, mas maganda bilang educator, kilalanin mo yung product mo, kilalanin mo yung business mo para maituro mo sila sa mga taong makakaharap mo. Kasi mas maganda po kung alam mo yung product mo, alam mo yung mga sasabihin mo, mas mako-convince mo yung mga kausap mo. Ano po? Wait lang po, inom na po ako tubig. Yan. Mas maganda po, i-share din natin to sa kanila para mas maintindihan nila bakit kailangan nila ng product natin. Yan. Next po natin. Ito naman po. May nagtanong na ba sa inyo po? Bakit kailangan kong bilihin yung product mo? So, why should they buy our products? Unang-una, ito po, reason. Because it's more practical to buy one bottle of one of the juice than kilos of fruits and vegetables, and it's more convenient and handy. Totoo naman po. Si Opti Juice, buksan mo lang yung bote, lagyan mo ng tubig, i-shake mo, pwede mo nang inumin. Diba? Instant. Hindi pa nahirapan yung organs mo, yung pancreas mo na i-grind yung mga nutrients na ano na kailangan ng katawan mo. Kasi instant na, ano na siya eh, naka-liquid form na siya eh, nasa juice na siya. So, madali na siyang ma-absorb ng system mo. Unlike, eto hindi naman po sa nini-negative ko kayo na huwag na kayong magluto, huwag na kayong bumili ng prutas at gulay. Basic need din siya ng katawan ng tao. Kaya kailangan pa rin po natin. So, instead, ako po kasi tamad na ako magluto ngayon. Dati, ano eh, dati puro luto ako ng pagkain. Gusto ko sa bahay ko niluluto. Ayoko nang galing sa labas. Nung wala pang Opti Juice. Pero ngayon po, dahil may Opti Juice na, bakit pa ako sabi ko, papakahirap pa ako magluto ng gulay. Eh, nutrients lang naman din ang habol ko. Di, inom na lang ako Opti Juice. Ito po yung difference. Bakit mas pinili kong Opti Juice na lang instead na, pero actually nagluluto pa rin naman po ako ng gulay. Kaya lang, mas gusto kong ilaan yung oras ko ngayon sa pag-o-opti na lang instead na maglaan ako ng 2 oras sa kusina para magluto. Sabi nga, ano eh, hindi, maya, nalimutan ko yung sabihin ko. Eto, guys, konting information lang ha. Meron akong ano, member dito sa bae. Farmer siya. One time, nag-harvest sila ng pechay. Ang tanim niya, pechay. Kumita siya ng 1.8 million sa pechay lang. Pechay lang ha. Pero eto yung tanong, kumakain ba siya nung tanim niyang pechay? Ang sagot, hindi po. Bakit? Kasi kaya siya kumita ng 1.8 million do sa pechay na yon kasi namuhunan siya ng mahigit 100,000 sa pesticides, sa mga sprayed chemicals na kailangan nung pechay na yon para lumago siya ng maganda. So, ibig sabihin, siya mismo yung nagtatanim ng product niya pero hindi niya kinakain. Kasi hindi na po ganun ka-healthy ang mga ano ngayon, prutas at gulay. Unless ano siya ha, yung organic talaga. Pero ngayon, hindi mo na masasabi din eh. Pwedeng may mabibili mo sa grocery yung gulay na yun. Sabihin, may label, organic. Pero sure ka ba na organic yun? Hindi na po sa sinisiraan ko yung mga ano. Pero mag-observe po kayo. Possibly po. Kasi pati ang gulay, pag naluto siya, 70% ng nutrients niya nawawala na. Kasi kapag na-process na siya, nainita na siya, nawawala na yung nutrients niya. So, eh ang habol natin sa mga ganyan, sa mga gulay, prutas, di ba yung nutrients? Kahit mga prutas, ang gaganda na itsura nila, pero hindi na ganun ka-healthy kasi may sprayed chemicals na rin sila. So, yun yung advantage naman ni Opti Juice. Dahil proven effective na siya, napakataas ng nutrients, hindi mo na kailangan mag-effort na magluto ng gulay, bumili ng prutas, kasi nasa Opti Juice na yung nutrients na kailangan ng katawan mo everyday, sobra-sobra pa.
So, napaka-convenient po kung Opti Juice ang source ng nutrients ng katawan natin. Yan, okay po. Next po natin, yan. Why the 15 ingredients of Opti Juice are called superfood? Ay, ito nabanggit ko na kanina. Plants like fruits and vegetables are considered superfood if it is capable of preventing or helps in healing of at least 5 diseases. Fortunately, almost all the ingredients can help in preventing even degenerative diseases. Ganun po kaganda yung ating Opti Juice. Yan, nabanggit ko na rin kasi kanina. Next natin, why the 15 ingredients of Opti Juice are called superfood? Ito po, nauna ako lang ibanggitin pero meron pala sa slides, di ko na-review. Each ingredients of Opti Juice have its own scientific name respectively. This proves that each ingredient passed through an extensive scientific study with regards on its nutritional and medicinal value. Dumaan po siya sa masusing pag-aaral. Kaya po siya, scientific study nga eh, kaya pala merong scientific name, each ingredient. Ibig sabihin, ganun ka-safe yung ating ingredients, yung ating product. Ano po? Next natin, ito yun, oxidants. Antioxidants. What is oxidation? Ito lagi naman po itong binabanggit pero para po doon sa mga bago, para mas malinaw, ganda po maintindihan niyo po ito. What is oxidation? Oxidation is a chemical reaction that can produce free radicals leading to chain reaction that may damage cells. Oxidation means pagkabulok. The process of pagkabulok, oxidation. Kaya ang antioxidants pangontra sa pagkabulok. Ang antioxidants po, nasa Opti Juice po natin. Marami siyang pangontra. Si Opti Juice, maraming nutrients na pangontra sa pagkabulok or pagka-damage ng ating katawan. So, pag marami kang antioxidants sa katawan, malayo kang magkasakit. Ano po? Next po natin, ito yung mga free radicals. Mga bagay na pinanggagalingan pala ng sakit ng tao. Unang-una, paanong pinanggagalingan ng sakit? Eh, ang sasarap niyang pagkain na nasa screen natin. French fries, soft drinks, burger, chips, candies. Diba ang sasarap nila? Pero guys, sa totoo lang, pag ito everyday ang kinakain mo at wala kang Opti Juice, hindi ka tatanda. Kasi bata ka pa lang, gagraduate ka na. Yun po yung totoo. Kaya i-enjoy nyo na ang pagkain nyo ng mga unhealthy. Okay lang. Sa ngayon, okay lang. Kasi ang hirap ng umiwas, lalo na KFC, Chowking, Jollibee, McDo, di ba? Napapalunok tuloy ako. Ang sarap kumain. Kaya lang, kung everyday yung nakakainin mo, puro sakit ang aabutin mo. Ano pong advantage natin? May pangontra na tayo, si Opti Juice. Yan po kasi, ano po sila? Processed food sila. Diba sabi ko nga kanina, yung sa Genesis 1:29, prutas at gulay pala ang totoong pagkain ng katawan ng tao para mabuhay. Hindi processed food. Based po iyon sa Bible. Next, na pinanggagalingan ng sakit, ayan, mga usok, galing sa pabrika, galing sa mga sasakyan, galing sa mga sinusunog na basura, pag yan ang nalalanghap mo everyday, ay, sakit po ang aabutin mo. Kaya mas maganda kung may iwasan natin ang mga ganyang usok. Next po natin yan, yan radiation, galing sa mga gadgets, computer, lalo mga optimians, hindi na maihiwalay ang mukha sa cellphone. Maghapon ng may ka-chat, ang daming prospect, ang daming ka-meet up, ang daming ano, set ng OBP. So, yun palang radiation ay pinanggagalingan din ng sakit. Lalo na ano, lalo na yung mga prone, call center agent, sobrang prone sila sa radiation kasi ang haba ng oras na nasa harap sila ng computer. Diba? Yun na kasi yun yung trabaho nila eh, no choice sila. Kaya hindi pala healthy na ang isang call center agent ay lalampas ng 5 years
doon sa trabaho niyang yon. Kasi kapag lumampas siya ng 5 years, mas prone na siya sa sakit kasi sobrang dami ng radiation yung pumasok sa katawan niya. Pero ito yung good news. Kaya yan ni OptiJuice. Mamaya po, explain ko sa inyo. Yan, mga call center agent dyan, mas maganda pa inumin natin sila ng OptiJuice para safe sila. Yan. Ito po yung hindi alam ng madami. Synthetic drugs, synthetic medicines, ay cause din pala ng sakit. Bakit? Kasi synthetic nga sila. Ang synthetic, made of chemicals. Ang chemicals po ay hindi kailangan ng katawan ng tao. Posible, pansamantala, meron siyang naiitulong, pero pansamantagal, nadadamage ka pala. Bakit po? Siguro naman napapansin nyo na rin. Lalo na yung marami kasing mga senior citizen ngayon na sobrang dami na nilang gamot. Tumatagal, umiedad sila, padami ng padami yung gamot nila. Pero bakit dumadami? Kasi po, yung mga nainom nila, umpisa pa lang, may side effect pala yun. Yung side effect nun, maapektuhan yung organs ng katawan mo hanggang yung susunod na organs, sasakit na rin at lalapit ka na naman sa doktor. Dok, masakit na rin yung ganto ko. Kailangan ko ng ano, solusyon. O di another gamot yung ibibigay sa'yo. Hanggang sa dumami na sila ng dumami at ang hindi mo alam, yung palang synthetic medicines na yon, chemical-based, lalong nadadamage yung organs mo kaya lalong dumadami yung sakit. So kung maiiwasan po natin ng synthetic drugs, mas maganda po. Yan. Ito pa. Vices. Alak. Hindi lang nailagay yung sigarilyo. Saan kaya napunta? Nawala. Ang alak po, actually, pwede naman ang alcohol sa katawan once in a while. Wag lang habang buhay. Kasi toxins po yan. Lason po ang alak. Kapag yan ang pinasok mo sa katawan mo araw-araw, hindi ka na rin tatanda. Bata ka palang gagraduate ka na. Yan. So, ang solution po, okay lang ngayon, mag-inom ka ng ganyan. Ano, basta sabayan mo ng OptiJuice. Ako po na ano, na-experience ko, hindi ako ano, hindi naman ako umiinom talaga kasi hindi naman masarap yung lasa niyan. Sabi ko, ba't ako iinom? Pero na-observe ko po, parang few weeks ago, ano eh, na hindi naman ano, nagkasayahan lang, nagkatuwaan. Nagtataka sila, bakit? Parang ang dami ko na raw na inom, pero parang hindi raw ako tinatalaban. Sabi ko, hindi talaga. Hindi ako talaga tatalaban yan. Bakit? Kargado ako ng OptiJuice eh. Totoo po. Pag po kayo halimbawa medyo nakainom, inuman nyo, sundan nyo ng OptiJuice, tanggalan, tama mo. Kaya ako po, bago umalis ng bahay, laklak ako ng OptiJuice. Kaya makainom man ng mga ganyan, ay hindi yan tatalab sa akin. Malinis ang organs. Yan. Yan po, cause din yan ng sakit. Ano po? And yung overstress, kapag overstress ang isang tao, prone din siya sa sakit. Bakit po? Ang isang tao na overstress, kasi yung brain niya, hindi healthy. Bakit hindi healthy ang brain? Kasi po, unang-una yung katawan niya, hindi rin healthy. Bakit hindi healthy? Kasi kulang sa nutrients. So kung ayaw po natin ng overstress, gawin po natin healthy yung katawan natin kasi pag healthy ang katawan, yung brain natin, magpa-function yan ng maayos. So pag may dumating na problema, madali mong isolve kasi healthy yung brain mo eh. Kaya iwasan po natin yan, ma-overstress. Hindi siya, mag-cause din po yan ng sakit. Then next po natin, yan. Ito po, causes of weak immune system. Ito po yung mga dahilan kung bakit humihina yung immune system natin. Guys, yung mga bago ha, listen, para po sa inyo ito. Unang-una, ang nagpapahina ng immune system natin, lack of water. Lack of water, bakit? Ano, nakakahina pala ng immune system yun kapag kulang ka sa tubig? Yes po. Kasi 70% po ng katawan ng tao ay tubig. Di ba po kaya nga na-advise tayo ng mga doktor na inom ka at least 8 glasses of water a day.
Pero ang 8 glasses of water a day, hindi po siya applicable sa lahat ng tao. Depende po sa size ng katawan ng tao. Kasi kapag po baby, maliit pa yung katawan niya, syempre hindi naman natin siya pwedeng pilitin na 8 glasses of water a day. Diba po? So sobra-sobra sa kanya yung 8 glasses of water. And kung halimbawa naman po, katulad yung mga malalaking tao talaga, yung lalo yung mga nag-gym, ganyan, kulang naman sa kanila ang 8 glasses of water. So depende po yan sa laki ng katawan ng iinom. So ganito po, ang lack of water naman, ano pang posibleng mangyari kapag kulang ka sa tubig? Kasi lack of water, pag kulang sa tubig yung katawan mo, yung dugo mo lalapot. Pag lumapot yan, mahirapan siya mag-circulate sa katawan mo, mahirapan siyang umakyat sa ulo mo. So kapag nakulangan ng oxygen, kasi nga hindi nagsi-circulate ng tama yung dugo sa ulo mo, magre-reklamo po yan. Hindi magpa-function ng maayos yung brain mo and magre-reklamo yung ulo mo. Ano yung reklamo niya? Vertigo, migraine, headache, dizziness. Yun po, mga sakit na kadalasan iniinuman ng gamot ng mga hindi pa masyadong nakakaintindi. O dahil tayo, mga optimians na tayo, maintindihan na natin ngayon. Kaya pag pala sumasakit ang ulo mo, huwag mo agad iinuman ng gamot. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, ang gamot ay chemical-based. Hindi kailangan ng tao ng chemicals. So, mas maganda po inuman natin ng tubig pag nakaramdam tayong sakit ng ulo, inuman natin ng tubig. And bukod doon, sabayan natin ng OptiJuice para mas healthy tayo. Ano po? So, lack of sleep. Bakit nahihirapan matulog yung iba? Kasi nga, hindi sila healthy. Yung kulang ka sa tubig, and kulang ka sa tulog, hindi ma-re-repair yung katawan mo kasi na-re-regenerate ang katawan natin kapag tulog tayo. Especially kung may nutrients na pumapasok sa katawan mo. So, kailangan natin kumpleto ang tulog natin para ma-regenerate yung ating organs para maging mas healthy tayo. Kaya yung kulang sa tulog, cause din yan ng weak immune system. Lack of exercise. Ito po katulad sa mga diabetic. Bakit sila naging diabetic? Unang-una, unhealthy yung kinakain nila, hindi balanced. And bukod doon, yung iba, hindi, walang activity yung katawan. Walang activity. Tamad maggagalaw kasi mainit daw, papawisan. Pero isa pong dahilan yon kung bakit humihina ang immune system natin. Kasi nagbi-build up yung mga fats dito sa middle part ng katawan natin. Sa belly, sa chan, yan. Nagbi-build up yung mga fats. Pag hindi mo yan nababurn, tapos malakas ka kumain ng kanin, ng tinapay, yan, diabetes ang aabutin mo. So, mas maganda, galaw-galaw din. Pero mga optimians, hindi na masyadong hindi na masyadong kailangan mag-exercise. Yung hataw-hataw lang everyday, nababurn na yung mga fats niya mga yan, sigurado. Ay, tayo pala tayo. Kasama ko dun. Yan. Too much stress and anxiety. Bakit na-stress ang isang tao? Bakit siya nakaka-experience ng anxiety? Kasi nga, hindi healthy yung kanyang brain. Kaya pag naka- encounter siya ng problema, yun, nai-stress na siya, and bukod doon, wala pa yung problema, iniisip niya na yun po yung anxiety. So, cause po yan, lalo pong magkakasakit ang mga nai-stress at saka yung mga may anxiety. Lalong humihina yung kanilang immune system. Meron pa pala ko isang input dito. Poor nutrition, hindi na rin naman po masyadong kailangan ni i-explain, di ba? Poor nutrition, kung walang pumapasok na nutrients sa katawan mo, natural, hihina ang immune system mo. So, shortcut, kailangan mo nutrients, mag-optijuice ka. Yan. Too much or, next natin, too much or too little hygiene. Eto po, no need naman nang i-explain. Ano po, wag naman po tayong maliligo once a week. Untidy po yun. Kailangan at least once a day. Diba? Too much or too little hygiene. Wag naman po yung met maya 5 times. Sobra naman. Kasi pag madalas ka naman maligo, sabon ka ng sabon, yung
kadalasan mga sabon ngayon, ano na eh, chemical-based na rin. So, kung gusto mong maligo araw-araw, mayat maya, magsabon ka mayat maya, okay lang. Basta ang gagamitin mo, apple stem cell, tsaka kojic soap ni OPTI. Ano po? Para healthy pa rin yung balat mo. Yan. Next natin, na cause ng weak immune system ay yung excessive alcohol nga. Kaya sabi ko sa inyo, once in a while, pwede tayong mag-alcohol. Pero wag lang sobra. Okay? Next natin, yung smoking. Ang smoking po ay hindi healthy sa katawan. Lalo na yung second-hand smoke. Kung ikaw nag-i-smoke, pwede kang medyo dumistansya naman doon sa mga hindi nag-i-smoke. Kasi kung delikado sa katawan mo yung smoke, mas delikado doon sa mga makakaamoy, yung mga katabi mong makakalanghap ng usok na yon. Mas delikado po sa kanila. And kapag matagal na panahon ka na nag-i-smoke, maluluto siyempre yung baga mo, lalo kung hindi nag-o-opti juice, di ba? Kaya unhealthy po yun, magkakasakit ka. Kapag malakas kang manigarilyo, ang swerte lang natin ngayon, may OPTI juice na. Kaya kahit mag-smoke ka, okay pa rin. Air pollution. Yung katulad nung ano, nung sa picture natin kanina, air pollution, unhealthy po siya. Lalo na kung halimbawa yung mga tiga ano, yung mga tiga payatas, iba basura, ang sakit sa dibdib, ang sakit sa ilong. Pag ganun, maaamoy mo everyday. Pneumonia aabutin mo. Kaya, iwasan po natin yung, hanggang maaari, iwasan natin yung air pollution. Ano po? Yan po yung mga cause ng weak immune system. Isa pa po, meron pa pala yung, add ko lang po, yung mga mahilig dyan, ano, sisimang? Kilala niyo sisimang? Kilala niyo guys, sisimang? Yung laging nakasimangot. Yan po, prone din po siya sa sakit. Nakakahina po ng immune system yon. Kaya mas maganda po, mag-smile tayo lagi. Kasi yung smile, nakaka-increase po siya ng immune system. Kaya lang, make sure lang po na meron kang kausap kapag nag-smile ka. Kasi pag mag-isa ka lang po, nag-smile ka, mapagkamalan ka pong may aning-aning. Yun. Make sure na may kaharap ka kapag nag-smile ka. Ako, nakaharap naman ako sa inyo, kaya okay lang. Next natin. Ito naman, ways to build your immunity. Ito yung mga paraan para palakasin natin ang ating immune system. Opposite lang naman po nung naunang slide natin. Number one, eat plenty of organic vegetables, fruits, nuts, and seeds, which will provide your body with the nutrients your immune system needs. Ito pa pala, nalimutan ko kanina i-discuss yung tubig. Excuse me po ha. Kasi bakit po gusto ko i-emphasize yung tubig. Pag po tayo guys, ito lalo na do sa mga sobra-sobra yung hataw halos ayaw na magpahinga. Make sure po na lagi kayong may dalang tubig. Ano po? Sa mga presentation nyo, importante po na meron kang tubig kasi pag ang isang tao salita ng salita, nababawasan yung tubig sa katawan. Lalo na kapag ikaw ay umiihi, dumudumi, lalong nababawasan yung tubig mo sa katawan. Eh, paano na lang yung mga nagsisigarilyo tsaka yung umiinom ng alak, lalong maraming tubig yung nababawas sa kanila, sa katawan nila. Sabi nga ni Doc Atoy, nasusunog daw yung tubig sa katawan ng mga nagbibisyo na ganon. So, importante po na kompleto po yung tubig sa katawan natin. Kasi pati pag nagsasalita ka, natutuyuan yung bibig mo. Pag natutuyo na yung bibig mo, nahihirapan ka ng magsalita. Minsan, maghahanghang na yung brain mo, nadadamay na. Kaya importante po na meron tayong katabing tubig lagi. Lalo ngayon, mainit, sobrang init. Kailangan natin maraming tubig sa katawan. Ano po? Ito yung balik tayo dito, ways to build your immunity. Eat plenty of organic vegetables. In short, mag-OPTI juice ka na lang. Diba? Kasi OPTI juice, sobrang convenient niya. Lagukin mo lang, okay ka na. Hindi mo na kailangan magluto pa, maghanap pa ng mga ngunguyain mo. Kasi ando na yung nutrients eh.
So, sapat na yon. Mag-optijuice ka. Yan. Get enough sleep and manage your stress. Get enough sleep kasi sabi ko nga, di ba, ang cell regeneration happens while we sleep. So, kailangan bigyan mo ng tamang, yung sapat na tulog ang iyong katawan para ma-regenerate yung iyong katawan. Lalo na kung sasabayan mo ng OptiJuice ay doon nga sabi ano eh na nakakaiwas sa sakit kapag enough yung nutrients sa katawan mo and nakakatulog ka ng maayos. Mamamanage mo yung stress mo kasi nga nagiging healthy din yung brain mo. Ayan, avoid smoking, exercise regularly. Opposite ng ito nung last page natin. Maintain a healthy weight. Ayan, ano naman eh, alam nyo mga optimians, huwag ka lang kakain talaga sobra-sobra ha. Ngayon kahit yung ordinary mo na kain, yung normal na kain, hindi ka tataba, lalo tumahataw ka. Kasi kaya namang i-detox ni Opti yung mga excess fats na ano na pumapasok sa katawan mo. Kaya kahit hindi masyadong mag-exercise, carry lang. Yan, drink less alcohol. Catch some rays ibig sabihin magpa-araw ka naman. Hindi naman kailangan yung tawag dito magbababad ka sa ano sa araw. Yung 5 minutes okay na 'yon. 5 minutes na maarawan ka, lalo na yung sikat na sikat yung araw. Okay na, okay lang yun. Kasi kailangan din naman natin yan. Pero ang good news po, yung ating OptiJuice ay mayaman sa chlorophyll. Yung po chlorophyll, ano siya eh, para siyang tinatawag din na liquid sunshine. Yung nutrients na makukuha natin sa sunshine ay nandun na rin po sa chlorophyll. Kaya kung sabihin mo na kukulangan ka ng sunshine, hindi rin kung umiinom ka ng OptiJuice. Kaya yung nutrients na sa katawan mo din. Kaya kahit hindi ka magpa-araw, okay lang. Basta mag-OptiJuice na lang. Next natin, take food supplement high in nutrients, fiber, vitamins, minerals, and rich in antioxidants. In short, OptiJuice pa rin. Diba? Napaka-simple ng solusyon natin. Yung iba pino problema tayo, simple lang yan. Ito naman guys, magkakaroon tayo ng slides soon sa IPT, puro question and answers lang. Ano po, magkakaroon po yan. Pero ano, ginagawa po yung ating mga slides. Ito po, baka po na-encounter nyo na yung mga tanong na to at nahihirapan kayong sagutin, ito na po yung chance para malaman nyo po yung sagot. And pwede po kayong mag-print screen. Para po may kopya kayo, ano po, pwede nyo po ito i-print screen. Ganito lang po kasimple ang question and answer. Bakit nagkaroon ng one of the juice or paano siya nag-umpisa? Guys, ito yung pinakasimpleng sagot na pwede nyo ibigay dun sa mga nagtanong. Our CEO, Chairman Marvin Baro, is our formulator. Siya po yung nag-formulate ng ating of the juice. Dati siyang head nurse sa isang ospital sa Plano, Texas sa USA. Sinubukan niya ang epekto ng food supplement at napatunayang totoong malaki ang naiitulong nito lalo na sa mga may sakit. Kaya ipinanganak si One OptiJuice noong January 21, 2017 at nabuo ang One Opti Marketing Incorporated na ngayon ay mas kilala sa pangalang One Opti Lifestyles International OPC or yung One Person Company. Guys, kahit ganun lang kasimple yung explanation mo kasi mas mahirap kung mag-iimbento ka pa ng ibang words, baka mamaya yung kausap mo ay mag-imbento pa rin ng mas malalim na tanong. So, ito lang kung ganitong explanation, okay na po ito. Para hindi na kayo mahirapan pa dun sa mga susunod na itatanong niya. Next natin, commonly asked questions about One Opti Juice. Number 2, bakit mahal si One Opti Juice sa halagang 350 per bottle? Ang totoo po, ang composition ng One Opti Juice ay 15 na superfoods. Kung bibilhin mo sila ng hiwa-hiwalay, siguradong mas mahal. Kaya si One Opti Juice ay hindi po mahal, instead napakamura po ng price.
considering na one of the highest antioxidant immune system booster na food supplement available today. Ayan po. Ito po yung pinakasimpleng explanation, hindi nyo na po kailangan mag-invento. Simplihan nyo lang din po ang sagot para hindi na kayo pahirapan sa susunod pang mga sagot. Ano po? Kasi pag minsan, ginalingan mo masyado, eh yun pa lang kausap mo, na-challenge sa'yo. Teka nga, tanungin ko nga ito ng mas mahirap. Tingnan ko lang kung makasagot. Minsan may ganun po eh, para lang hindi ka makabenta sa kanya. Pahihirapan ka dun sa mga tanong niya. Kaya huwag niyo na pong lalaliman masyado yung mga sagot. Ito lang po. Ganito lang po kasimple. Okay na po. Next natin, number 3. Totoo ba lahat ng ingredients ni one of the juice? Yun po yung question. Ang answer po, pwede po natin isagot. Our one of the juice speaks for itself. Wala ang thousands of testimonials, users, and believers kung hindi totoo ang content nito. And isa pong katunayan, yun pong mga testimonials natin, 85 to 90% ng mga Optimians ay testimonial ng product. Kaya totoo po ang lahat ng ingredients ng Optijuice. Totoong lahat yan ay effective. Ano po? Next natin. Yung commonly asked questions about one of the juice. Number 4. Bakit kailangan uminom ng one of the juice? Ito po yung pwede nyong isagot. Dahil kailangan ng katawan mo ng sapat na nutrients upang ma-maintain ang health mo. Diba? Sabi nga doon sa isang quote, a healthy body breeds a healthy mind. To keep the body in good health is a duty, otherwise we shall not be able to keep our mind strong and clear. Yan po yung sabi ni Buddha. So kung gusto niyo po makilala si Buddha, i-Google mo na lang po. Ano po? Kasi OptiJuice po ang topic natin. Next po natin, number 5, question number 5. Gaano kadami at gaano katagal kailangan uminom ng one OptiJuice? Ito po yung pwede niyong isagot. Depende po sa status ng health mo. Letter A, kapag walang sakit, sapat na ang 15 ml or kalahati ng shot glass a day. Enough na po yun. Pero kapag under medication or yung mga may iniinom na gamot or maintenance, 30 ml or isang puno ng shot glass 3 times a day. Ano po? Clear po? Pwede nyo po i-screenshot po yung ating slides. Next po natin. Number 5 pa rin. Gaano kadami at gaano katagal kailangan uminom ng one of the juice? Letter F. Parang nag-advance ako. Ay, ito pala. Na-advance nga. Letter C pala. Kapag depende po sa status ng health mo ha. Letter C natin. Kapag severe cases ang sakit, pwedeng one bottle a day. Pero yung pinakaunang bottle, unti-unti lang muna ang inom. Kasi meron po yung iba, first bottle pa lang, ano na, ang bottoms up na agad eh. Kadalasan po nangyari pag ganun, sinusuka nila. Kasi nagugulat eh, nagugulat yung system nila, biglang may pumasok na nutrients. Baka po magulat yung iinom, kaya wag nyo pong paiinomin agad-agad ng isang bottle. Yung first bottle nila, unti-unti lang. Tapos kapag nasanay na, dadagdagan hanggang sa kaya na nilang uminom ng one bottle a day. Ano po? Letter E naman, 15 ml to 30 ml every hour at obserbahan ang pakiramdam ng pasyente. Ganito po gagawin nyo kapag first bottle. Kasi meron mga pasyente na gusto agad nilang gumaling. Katulad po yung meron po akong tiya, ganon. Pwede ba isang bottle, isang araw? Pwede po. Kasi gustong-gusto niya na daw gumaling. Sabi ko, pwede po, pero wag niyong bibiglain. Kasi baka magulat sila. Pag nagulat yan, baka magalit sa'yo. So, unti-unti lang po yung first battle. Hanggang sa masanay na yung system nila, pwede nang damihan. Unti-unti din ang pagdami. Next po natin, letter F. Yan. Pinaka-effective na oras ng inom ay 30 minutes to 1 hour before meal. Bakit? Bakit yun yung effective na oras ng pag-inom? Kasi mas maganda habang wala ka pang kinakain,
mauna na yung nutrients pumasok sa katawan mo para yung mga naiwan na toxins diyan sa loob ng katawan mo ilalabas ni Optius. Ibig sabihin, i-detox ka muna, mapapadumi ka. Kaya mas yung mga ano ha, yung mga naiwan na nutrient na pagkain na kinain mo before pa. So mas maganda 30 minutes to 1 hour before meal, lalo na doon sa mga may sakit. Yan. And bawat inom ng OptiJuice dapat sundan ng at least 1 glass of water para mas mabilis ang distribution ng nutrients sa katawan ng iinom. So wag pong kakalimutan yung tubig. Importante po na may tubig lagi na iniinom. Guys, pasuyo naman. Oh my God. Lance, wait lang ha. Ayan. Ay, salamat po sa nagbura. Salamat po. Okay na. Ayan. Nati-distract ako sana sa pag may nagsusulat. Ito naman po. Guys, ito yung isa sa pinaka-importante na i-relay nyo, ipapaliwanag nyo doon sa mga mapapainom nyo, lalo na yung mga may sakit. Ano po? Detoxification or cleansing reaction. Kailangan po, ano, i-expect nila to. Kailangan maintindihan nila para hindi sila magulat kapag uminom sila ng Optijuice. Ayan po. Excuse po. Detoxification or cleansing reaction. Ito din ang tinatawag na healing process. Kailangan po alam nila ito. Kapag ang ating katawan ay dumadaan sa process of cleansing or detox, ang mga toxins ay tinatanggal, ang mga bakterya ay pinapatay, at ang lahat ng waste ay inaalis. Yan po yung process of detoxification. And guys, sabihin mo sa kanila, sa mga kausap nyo, yung mga may sakit na inom, don't worry. Kung nakakaramdam ka ng iba't ibang side effects, guys, saglit lang, kailangan ko talaga ng tubig. Just po. Uminom kasi ako ng coffee kanina. Mag-explain talaga ako. Ito para din, ano, para hindi kayo magulat. Katulad nung isang araw, nag-speaker yung isang leader ko doon sa, ano, sa Kabuyaw. Before siya mag-speaker, uminom siya ng kape. Tapos eto na, nung nag-speaker na siya, nagsasaltaan siya, met maya ang katinalalamunan niya. Eh baka po pag, ano, pag ang kausap niyo ay first time, napepresentan niyo ng product, baka madismaya. O sabihin, oh, nagpe-present ka sa akin ng food supplement tapos ubo ka ng ubo. Ewan ko po kung naka-experience na kayo ng ganun. Kasi po, advice lang po ha, ano lang, suggestion lang. Pag po kayo magpe-present, wag muna kayo uminom ng kape. Or OptiJuice, kung meron kayong kakausapin. 1 hour before, sige, okay lang. Pero pag yung mga few minutes na lang before, wag na kayo muna uminom. Bakit? Kasi po talagang lilinisin ni coffee or ni OptiJuice yung ating throat. Kasi yung mga kinain natin before, i-detox niya. Lilinisin niya yung mga naiwan na toxins yan. Kaya pag uminom ka ng kape, kakati ang lalamunan mo. E paano kung nagpe-present ka na? Diba? Ang hirap. Kaya mga 1 hour before kayo mag-present, kung pwede, wag mo na kayo uminom ng ano, ng kape. Pero pwede nyo naman po i-explain yun. Pag halimbawa merong nagtanong na, oh, ano, food supplement yung in-offer mo, tapos ubo ka ng ubo. Sabihin nyo na lang po, kasi uminom po ako ng kape and dinidetox niya yung kinain kong may toxins kanina. Yan po. Ano na lang. Explain nyo na lang po maigi. Guys, pasuyo po, huwag na lang po natin sulatan ng ating screen. Sayang naman po yung slides. Next natin, yan. Kailangan nyo po aabisuhan yung mga paiinomin nyo, lalo mga first time, ha? Explain nyo po ito. Importante po na alam nila ito. Kung makakaramdam ka ng iba't ibang side effects, yan. Sabi nyo sa kanila, huwag silang mag-alala. Do not worry. Kasi ang cause po noon, maaring ang sumasakit na parte ng iyong katawan ay mas lalo pang sumakit sa unang beses ng paggamit ng product. Yung iba naman ay ihi ng ihi or dumi ng dumi. Next natin, maaari mo ding maranasan or maramdaman ang mga sumusunod. Ano yung mga yon? Ito,
skin irritations like pimples, breakouts, rashes, and itchiness, nausea or pagduduwal, dizziness or pagkahilo, headache or pananakit ng ulo, blood pressure fluctuations or pagbaba at pagtaas ng dugo. Bakit? Nasa process ka po ng healing. Kaya yung mga organs mo na may damage, ire-repair po ni OptiJuice. Habang nire-repair niya, ito po yung mga posible niyong maramdaman. Kaya ito po importante na ipapaliwanag nyo doon sa mga makakausap nyo pag-oopera nyo ng product, lalo na po yung mga may sakit. Importante po na alam nila ito. Ano po? Para hindi po sila magulat. Ito pa, yung ibang mararamdaman nila, vomiting or pagsusuka, aches, soreness or pain, or pananakit ng ilang bahagi ng katawan, fever or lagnat, fatigue or pagkapagod. Ano po yan? Yung iba, meron nagsabi sa akin, sabi niya, bakit ganun? Nung uminom ako OptiJuice, nang hina ako. Parang gusto ko matulog ng matulog. Yun lang po yung akala nila, nang hina sila. Pero ang totoo, sadyang pinapatulog ka ni OptiJuice. Lalo na kung talagang kulang ka sa tulog. Ano po? Kasi sabi ko nga, di ba kanina, cell regeneration happens while we sleep. So talagang kapag maraming damage sa katawan mo, i-re-repair ka talaga ni Opti, pero patutulugin ka niya muna. Yun po yung tamang paraan ng pagpapaliwanag. Hindi po nakakapanghina si OptiJuice. Ang gagawin niya, patutulugin ka para ma-repair ka niya. Yun po. Yun po ang ikukwento niyo ha, yun ang isasagot niyo. Yun po. Next natin, this is but a natural reaction of the body during the healing process. Natural lang po na mangyayari yon. Basta importante po mabisuhan natin sila. A good sign that you are deeply and thoroughly cleansed. Ang mga ito ay panandalian mo lamang mararamdaman dahil ito ang detox or cleansing reaction ng iyong katawan sa produkto na mabisang tumatalab katulad ng One Opti Juice. Yan. Next po natin. Just continue with the product and you will feel anything but pleasant in the following days. One Opti Juice is Philippines' top choice premier health drink awardee that is best for detox or cleansing. Yan. This product is safe and proven effective with FDA approval and halal certification. So pwede sa mga kapatid nating Muslim. Kaya guys, always set the right expectations sa mga new users na maaari silang dumaan sa healing process or detox process before the total healing takes place. Okay? And with that, I thank you. Pero meron po akong ano, gusto kong basahin sa inyo yung memo.